Okay, so ang pagbati ng kapayapaan sa ating lahat at assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So nandito tayo ngayon sa bulubundukin bahagi ng San Miguel, Bulacan, ang pinakahuling municipality, ang dulo ng Bulacan, mga kamaster. So mayroon po tayo ditong aircon na tatakay gri. Yahoo! So actually, dalawa ho ang iti-check natin dito, dalawang gri ho, no? Isang gri na yung outdoor unit, yung inverter board niya ay naka-pull out na. Okay, so galing ho ito sa farm. Okay, mga kamaster. At E6D umano ang error ng dalawang unit nito, mga kamaster. At maya-maya lamang ay i-check din ho natin itong inverter na aircon na to. Ayan, gri din ho ito. Yung, so tingnan niyo, shop na, palabigasan pa, kaganda, kagandang negosyo, kumikitang kabuhayan, So, maya-maya lamang ho, ay papandre na natin to, at iti-check natin ho yung isang inverter board, no, na galing din ho sa farm. Okay, pinull out ho ni sir, kasi para ma-check, at humingi ho sa atin si sir ng tulong upang mabigyan nga ng solusyon kung ano nga ba talagang problema. Kasi nga ho si sir, ang ating minamahal na customer ay wala ho siyang background sa electronics. Kaya ang gagawin ho natin ngayon, maliban sa pag-check up ng green na to, ay magbibigay ho tayo ng libreng training, actual, no, troubleshooting at repair sa ating minamahal na customer kung paano ang tamang pag-check ng mga inverter board, mga kamaster. Okay, so ang gagawin ho natin, papaandarin po natin siya maya-maya lamang para makita natin kung mayroon nga bang E6, mga kamaster, na error. Okay. Okay, so nailagay na ho natin yung assembly ng ating inverter board. Okay, then yung ating indoor unit, ito po ay gri. Okay, yung motherboard ng indoor unit. Okay, naka-ready na, naka-setup na lahat. Yung connection ng ating wiring, okay na rin lahat. Ayun. So, ito yung pagkakataon na ipapa-plug natin kay sir. Ha? Oh, yan sir, kaway-kaway dyan. Oh. Yun, oh, si Sadik. So, galing din sa abroad si sir. O, sige sir, paputokin mo na. Napalaban ho si Kamaster. E6 ang error, mga Kamaster. E6, yun. Yan, tingnan natin dito. Yun. Tingnan natin kung bubukas. Yun. At yan, umandar na rin. Oh. Clamp meter, sir. Yan, palagyan natin si sir na ng clamp meter. So, nagkandak ho tayo ng tutorial, no, sa free, no, free training dito sa huling bahagi, huling bayan ng Bulacan, ang San Miguel, Bulacan, pagkalayo-layo. Yan, okay na ho. Gumagana na ho yung ating indoor fan. At yung ating dahan-dahan, condenser fan, yun. Yeah. Yun, oh. Ang ating amperahe ay 1.4 amperes, working na lahat.
Okay, so bibigyan ko kayo ng idea ng mga master. Kapag ka mga E6, no, E6 ang error ng GRI, actually hindi lang naman isa ang pinagmumulan ng problema niyan, ano mga master? Tama sabi mo. Hindi lang ho isa, dalawa, tatlo, marami ho ang nagiging issue kapag ka E6. Pero sa pagkakataong ito, ang pinaka main issue talaga ito, you know. Yan, oh. Shy, kasaklap, oh. Ang ating mahiwagang butiki. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Yo. So, ang tinatamaan ho talaga nito ay yung ating rectifier, mga kamaster. Nagiging ano ho siya, nagiging shorted ho. Okay, shorted. Nagiging open, nagiging shorted dahil nga ho sa butiki na to, mga kamaster. Yun, oh. Yun, oh. Ay, nakka. Ay, magkasuyo. Ay, buong gabi. Ay, sa rectifier pa pumunta. Ay, patay tuloy kayo. Ayan. So, ang unang-unang tinatamaan dyan ay yung ating rectifier, mga kamaster, yung bridge diode. Yan. So, pero sabi ko nga, marami yung pinanggagalingan ng ating E6 na yan. Pero sabi ko nga, may tinuro ko ako kay Sir Don sa indoor unit dito. May tinuro ko ako sa kanyang technique dito kung paano gagawin. Okay? Pinaghandaan ko na yan. So, alam na ni Sir ngayon yung technique dito. Ngayon lang ngayon, may technique pala din ka, Master. Meron pong technique dito. Ay, naku. Ayan. So, okay na yung ating indoor unit. Okay na yung ating outdoor unit. Ayan. So, paalala ha, kapag ka mga A6, mag-troubleshooting ho tayo, mga kamaster, no? So, magsimula ho muna tayo sa primary at doon sa ating, ano, sa ating rectifier, sa IPM, E6 din ho yun. So, marami ho, maraming pinanggagalingan ho ang error na E6 ng ating GRI, mga kamaster. Okay na ho ito. Oh, ay siya, ay tayo ay nag-conduct ng libreng training. Ay, para lang ho ay makatulong sa ating kababaeng technician. Ay! Oh, so, ganun lamang ho. Ay, kung tayo ay may kakayahan naman na tumulong, no, eh magbigay ho tayo, mag-share ho tayo ng ikaalaman sa ating mga kababaeng technician, no. Hindi naman ho lahat ng pagtulong ay sa pera lang. So sa ganitong paraan ay nakakatulong tayo kahit paano, yung training, yung paano mag-check isa-isa ng mga parts. So chinek, binigyan ko si Sir ng mga technique, no, ng mga technique kung paano mag-check ng inverter ng may shortcut. Yun, oh. Ito na ho. Oh. Okay, mga master. Ayan, oh, at ibabalik pa ng sa pangpalay Bulacan, inshallah. Oh. Okay, so off na ho natin. Ay, pakita muna natin yung kanyang amperage. 1.9 amperes. Ay, siya ay nawala na yung E6, mga kamaster. So, okay na po ito. So, maraming salamat po sa inyong lahat. At, teka lang ho, off na natin. Off. Off na natin. Humahataw na siya. Yun. Okay. Off na natin dito. Yan. Yun. Okay. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po.